Tama po, 7,000 caregivers ang nilalakad ng DMW or Department of Workers of Department of Migrant Workers sa POEA, ng POEA sa Hong Kong. So nangangailangan ng 7,000. Ito ay inaasikaso na nila at siguro sooner or later ipopost na nila yung mga rules or mga requirements para dito sa migrant, sa hiring, posting hiring ng caregiver. So matagal-tagal din tayo naghintay ng hiring sa Israel. So pagkakataon na natin. So habang hindi pa nilalatag ng POEA ang requirements, pwede tayong mag-base doon sa old requirements na kailangan ng POEA dati sa Israel. Kasi since POEA, government to government din naman, Hong Kong to POEA to Hong Kong, siguro same requirements din ang kailangan. So, at the end of this video, ang ating pag-uusapan ay ang mga requirements na kailangan. And number one talaga dyan ay ang caregiving NC2. So, habang wala pa or yung mga naghintay na, kung hindi pa nare-release yung NC2 caregiving nyo, ayusin nyo na po. Kasi yan ang number one na kailangan, yung sa TESDA. Hindi po pwedeng gumamit ng test ng Peking Certificate kasi nade-detect po ng POEA ang certificate. And then, paano ba natin ma-detect kung legit yung ating pinag-aralan sa TESDA or mga TESDA accredited? So later or sooner i-aano ko yan, i-discuss ko sa ating blog. But in the meantime, sulit na lang po natin number 1 ay NC2 caregiving ang kailangan natin. Saan ba ito nakukuha ang NC2 caregiving? Ito po ay katulad namin, kami po ay sa government kumuha. Pre-TESDA po ang amin. So anong nangyari po nun ay libre ang paaral. And then may allowance pa. So tumagal po ng 6 months or 786 hours ang aming caregiving. So ayun po is 8 to 5 Monday through Saturdays, face to face, and meron din pong online kapag kailangan. And also ayun nga, maraming magkailangan pag-aralan sa TESDA katulad ng elderly, childcare, pagpapaligo, pagpalit ng pampers, pag-aayos ng mga ng baby bottles, pag bubuhat ng mga bezor, madami. So CPR also. Ayan. So kung makita niyo dito sa video, yung CPR ng elderly. So yun yung isa sa mga pinag-aralan namin. So number one talaga ay NC2 caregiving. So bawal po ang peke kasi nade-detect po yan. Number two, kailangan na din is may valid tayong passport. So habang hindi pa nire-release yung ating yung mga requirements sa POEA, ito yung mga documents talaga kailangan natin. Number two ay valid passport, within 3 months valid yun. And then ilang days ba kayo magpa-appointment? So, magpa-appoint na po kayo kung wala po kayong valid passport. Also, kailangan din natin ng PSA, birth certificate. Ayan, sa PSA, kailangan natin kumuha. Also, PIOS. PIOS, ang PIOS natin, kung meron na kayo, wala naman expiration yon. So, pwede kayong magpatulong sa computer shop para paggagawa nito. Libre naman po ito. And yung printing na lang siguro ang babayarin nyo. Kailangan din natin ng, kapag kumpleto na yon, kailangan din natin ng NBI, NBI Travel Abroad, and then kailangan din natin ng e-reg. So, kaya pag okay na yung ating PSA, at NBI, passport, and also NC2, magpa-e-reg na tayo. Punta lang tayo sa www.dmw.gov para makagawa ng e-reg natin. So, sa e-reg, upload natin yung mga documents natin siya sa NBI, passport, and then yung ating TESDA certificate, then PSA, and then yung valid ID. Pero ang basa valid ID kasi natin kailangan ay pwedeng humid or
tawag doon, driver's license, national ID, pwede din siguro. And then, ano pa, pagkatapos natin magawa ng e-reg, upload doon yung lahat ng documents. And then, kapag nag-post na si POEA, pwede na tayong mag-appointment slip. So, request na tayo. So, ang ginawa ko dati noon sa housekeeping, kasi may apply din kasi ako sa housekeeping. Ang ginawa ko noon, wala pa akong, nagpa-appoint na ako sa NBI. And then, yung kahit hindi ano pa yung NBI ko, nagpa-appoint na ako. And then, nagkaroon naman ako ng appointment. Kasi hindi ko pala kompleto yung sa housekeeping ko dati. So, ang ginawa ko noon, ako aligaga ako sa pag-ayos ng documents. Hindi pa kompleto ang passport ko kasi hindi pa nare-release. So, ang ginawa ko, habang hindi pa nare-release yung passport ko, nagpa-appoint na ako and then pumasok naman. Pag passport lang yung kulang. Pero pag TESDA or mga NBI, hindi siya napasok. So, ganun. Ito na nga yung mga videos namin sa caregiving. Yan yung assessment day namin. So, sobrang kakaba. And then, ayan, kita nyo naman, may stethoscope ako. Baguha ng blood pressure sa leeg. And then, ayun nga guys, habang hindi pa nagtatawag si POEA or nagpo-post ng hiring sa Hong Kong or Israel, eto na yung mga kailangan nating documents na ipapasa. Ipo-post ko na ito sa end of the video. Ayan. And then, yung mga, yan, mga ginawa namin sa pasyente, yung parang transferring, CPR ng baby. Ano pa ba? So, many more. So, ayan, be ready na tayo sa mga documents natin para pag nag-post na nga si POEA ng hiring sa Hong Kong ay maano na natin. And then, sa, ayun, nabasa ko nga, ito ha, ilistan nyo na nga. Number one is e-reg, appointment slip. Appointment slip, pag nakompleto na natin yung nasa e-reg, appointment slip. And then, PIOS, kailangan ng PIOS. And then, kailangan natin ng NBI, travel abroad. Number two, number one ay NC2, caregiving. Kailangan din natin ng diploma ng college or ng high school. Transcript of records ng college. Ayan na po. So, ipopost na natin.